Hi guys, so today is July 21 at ayun, sa good side muna tayo ha. So kung malabo, pasensya na. So yun, today is July 21, second dose na ni Mama ng vaccine and kumpleto na siya. Complete vaccine na si Mama. Then, ang hindi na lang vaccinated dito, ako at yung kapatid kong bunso. And si Daddy, mas pinili namin na hindi na siya ipabaksin dahil nagme-maintenance siya. Yung puso niya biglang naninikip, bigla siyang ina-atake. So, mahirap yun. And, sad news, tinakbo sa ospital yung asawa ng kapatid ko dahil dinugo. Which is sabi ng doktor, eh hindi na siya dapat duguin dahil if mangyari yun, ilalabas na maaga yung pamangkin ko. So yun, kanina may Grab na dumating. Pinadala namin yung unan, yung pagkain. So yun, di pa sila kumakain. Then, nadinig ko sa video call, habang binibideo call ko yung kapatid ko, idedextrose na yung asawa niya. So yun, based dun sa check-up nila last time, na hindi na nga siya pwedeng duguin, at possible naman na manganak siya ng maaga, which is 7 months pa lang yung bata, turning to 8 months. So, yun, i-incubator siya if ever. Pero based dun sa mga pinagtanungan ko naging nanay na, mas safe na daw na lumabas ang bata ng 7 months compare ng 8 months or 9 months. Kasi 9 months I mean kasi yung pagkain ng nanay eh hindi napupunta sa bata. Yung vitamins hindi rin namin sure kung napupunta sa bata kasi yung dinadaluyan ng pagkain niya eh hindi connected dun sa bata. Kumbaga, ewan ko ah, kung may bara o kung ano man. So yun, kaya yung bata, maliit, payat. So kahit anong vitamins, eh wala. Walang epekto. Kasi, yun nga, yung sa dinadaluyan ng pagkain, yung problema. So, kung yung bata, ilalabas ng 9 months, mahina siya. So, ganun din, alanganin din, 50-50. So, binigyan sila ng 2 weeks observation. So, pag dinugo, ilalabas ang bata, isisesaryan yung nanay. So, yun, i-incubator siya. At least, doon, lumabas man siya ng maaga, mabibigyan siya ng vitamins, mapapakain siya. Kung ano man yung tamang mangyari to sa bata, compare nung nasa loob siya ng tiyan, na lagi na lang na tawag dun? Nakalimutan ko. Yung titingnan mo yung bata, kung ano na yung position niya, basta yun. Lagi kasi sila pupunta sa OB-GYN. So yun. Tapos, yan. Doon nga nakita yung pamangkin ko. Ano, payat. So, yun. If ever man na lumabas ng maaga yung pamangkin ko, sana safe kayong dalawa ng mama mo. Kung napapanood mo to, kabado kami sa'yo. Pero lumaban ka. Kasi alam mo, inaantay ka ni Daddy. Gusto ka niyang makita. Huwag mo kaming iiwan. Andito si Gab. Si Kuya Gab mo. Mag-aalaga sa'yo. Kalaro mo. Dalawa na pamangkin ko.
May bagong baby ulit sa family. Kulang ka man sa buwan, ipinanganak. Ang importante, lumabas ka. Malakas ka. Normal. So yun, huwag mo kaming iiwan. Lalaban ka. Kabado kami sa'yo kasi 50-50. Yun nga, sabi nila. Pero, alam ko, kaya mo yan. Ikaw ang first baby ng kapatid ko. Dalawa na ang pamangkin ko. Huwag mong pahirapan yung mama mo. Sana after nito, safe kayong dalawa. Ilang buwan ka lang i-incubate after nun. Sana maging okay ka. Maging katulad ko ng ibang batang normal. So yun. Dalawa na ang baby boy sa family. Ikaw magdadala ng apelyido namin. At si daddy. Inaantay ka ni daddy. Inaantay ka ni lolo. Gusto ko makita ka ni daddy. Mahawakan. So yun. Kabado kami. Pero, yun. Alam ko, lalaban ka. Kasi, may pinsan ka. Katulad mo na incubator din. Pero ngayon, nakakapaglaro na siya. Ikaw, ganun din. Isipin ko na lang. Na kaya ka lumabas ng maaga dahil gusto mo na rin kaming makita. Huwag mo kaming iiwan. Hihintayin ka namin. Aalagaan. So yun lang. So, hindi ako nakapag-update sa inyo guys kasi ito nga yung nangyayari. Hindi rin ako nakakapag-upload ng videos dahil busy ako sa trabaho. So yun. Huwag niyo sa aming kunin yung pamangkin ko. Sana maging safe sila ng nanay niya. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam yung feeling ng buntis na manganganak ng alanganin sa buwan. Dahil bes, wala pa naman akong asawa. Pero yung makita ko yung mama niya dito, naka bed rest, limitado yung galaw. Naawa ako. Kasi gusto niyang kumilos pero bawal. Sabi ko, okay lang yan. Hahatiran ka na lang ni mama ng pagkain. Para kay baby. So yun. Meron talaga na masailan ang pagbubuntis. So yun. Hindi ko alam yung feeling nun. Siguro, kung ako yun, kung ako yung buntis tapos ganun yung nangyari, triple yung kaba.
Ako nga na tita pa lang, umiiyak na ako. Paano pa na ikaw, ilang buwan na nasa tiyan mo, ilang beses kayo labas-pasok sa ospital para lang magpa-check up. So yun. Ang nangyari guys, every time na kumakain yung nanay, hindi direct na napupunta sa baby. Yung mga vitamins, hindi rin direct na napupunta sa baby. So may something dun sa daluyan ng pagkain na connected dun sa bata. And then, lagi silang nagpapa-check up monthly to check yung baby kung okay. Ang sabi, normal naman daw. Ang problema, maliit, payat. Yung pala, kaya siya maliit at payat dahil kulang sa kain. Which is, hindi nakakain ng bata yung kinakain ng nanay. So, may problema. So, ngayon, kailangan niyang ilabas ng maaga para, hindi ako sure ha, i-inject sa kanya yung vitamins na dapat na napunta sa kanya. Ganon. Kasi kung lalabas yun ng 8 months, marami akong pinagtanungan sa katrabaho ko na nanay na rin na mas okay na daw na lumabas ang bata ng 7 months compare ng 8 months. Diba? So, yun. Kasi kung lalabas siya ng 9 months, mahina siya. Kasi sa loob ng ilang buwan, hindi ka nakakakain, hindi ka na nabigyan ng vitamins or hindi mo na-absorb yung vitamins, baliwala. So yun. Yun guys. Di ko alam po nasasabi ko o nakukwento ko ng maayos sa inyo, pero yun yung based doon sa sinabi kasi ng kapatid ko sa akin. So yun. Umiiyak yung asawa ng kapatid ko. Kasi, yun nga, sinabi 50-50 na hindi nakakain ng bata yung kinakain ng nanay, hindi directly. Yung mga vitamins na iniinom mo, ganun din. So yun, pag nandito sila, kunyari strong ako eh, pero yung totoo, mas iyakit pa ako. So yun, basta nung time na nasa ospital sila, tinanong sila ni mama kung kamusta yung check up. Tapos habang kumakain sila ng hapunan, napaiyak na lang siya, yung asawa ng kapatid ko. Kasi nga maliit yung pamangkin ko. Pero alam ko, kakayanin niya yun. Hindi kami iwan ng pamangkin ko. So yun guys, di ko alam kung paulit-ulit na ako. Pero, mag-update na lang ako sa inyo. About sa work, about sa family. So yun lang. Good night guys. Bye.